eh, napulibok na ang bed and breakfast sa Tiffany, eh may karapatan na itong bonggang bilya na agawin ng mga guest ko. Hindi pa ako tapos sa inyo. Babalikan ko kayo. Babalikan ko kayo. Hmm? Ay, excuse me. Sweetie Cake 88? Ikaw nga! Oh, Sweetie Cake! Eh! Yeah. Ikin na mo. Ito yung masarap na pagkain at magaan sa bulsa! Bakit ho? Mas mura kasi ang mga buffet ni Kinakapitana. Ha? Paano yan? Ayan o, buffet all the way for only 198. Boss, ganda! Sa atin, 199. Oh, bira ka, nagsong endas pa kami sa halagang piso, bumaliktad ka agad. Sige na, saksak mo sa baga mo! Napaka ano nyo? Sol. Hindi, boss! Sol, relax lang. Huwag po sa dumainit na ulo. Eh, boss, pogi eh. Ano? Eh, customer pa rin natin yan. Ha? Alam mo sa susunod, sa atin na pupunta yan. Relax ka lang. Alam yan. Ang init mo. Hindi. Si Sol kasi mainitin ang ulo, pinagsasabihan ko lang na mag-relax lang siya. Hindi. Ang sinasabi ko, mainit yung katawan mo eh. Parang lalagnatin ka. Ha? Mainit lang yung araw. Mainit lang yung araw. Sigurado ka? Oo. Hey! Mura lang, mura lang! Tapos masarap pa! Lo? Oh, inumin mo na muna to para lumakas ka. Ah, sige. Kailan mo. Sige na, inumin mo na. Sarap. Just like what my yaya used to make for me. Don't worry mo. Okay lang ako. Okay lang ako. Sure ka ba? Ako ang hindi okay. Jose, I have seen the accounting books and Bonggang Villa is not doing well at all. Janice, relax. Umabuelo lang sila. I mean, I'm sure he'll think of something. They'll think of something. Look, remember that flash mob? Patok yan, hindi ba? Oh. Naging successful lang siya na nga chain of hotels dahil linalabanan natin ang mga competitors natin but not with cheap gimmicks. Mami Janice, gagawa naman po kami ng ibang paraan eh. Siguro hindi naman po agad magta-translate yung kita noon. Kaya siguro maghintay lang po tayo kahit konti lang. Alam mo, nasa pulmo, Maria. Nasa mga sinabi mo ang mali sa operations nyo. Una, you are waiting hoping na mag-translate yung efforts nyo into money. Pangalawa, akala nyo effective yung efforts nyo kaya nagiging complacent kayo. Jose, you are better than that. Excuse me. Ay, no. Jose, iyo, don't worry. I'll take care of it. I'll talk to Al. Bakit nadamay yung mami ko dito? Well, you know, when I talk to Al, I get calm. At kapag kalmado ako, that's the only time I can talk seriously with your mom. Hello, wala si Mama O dito. May pinuntahan.
Where'd you go? What? Oh. Oh, alam mo, dapat yan siguro ipahinga mo na muna kasi sobrang stress yan eh. Ah, stress ka na sa business, tapos stress ka pa sa momo. Oh, buti naman naglagay ka ng bimpo dito sa likod mo para at hindi ka matuyuan ng pawis. Alin? Yung bimpo mo sa likod mo. Buti naglagay ka. Hindi ako naglagay niyan, no? Ha? Hindi ako naglagay. Hindi ka? Hindi. Makinig kayong mabuti, ha. Confidential to. Mukhang problemado sila sa kita. Kaya, kailangan natin tulungan sila. In return, sa dami naman ang tinulong nila sa atin, kailangan nating labanan si Tiffany. Alam nyo, kahit ayoko nag-a-agree kay Sol, tama siya eh. Kaya, may idea ako. Teka, sandali. Ako may idea nito eh. Dapat ako ang mauna. May idea din kami. Akong mauuna! Kasi ako nga ang sasabi! Ganito, meron akong idea. Maganda to. Makinig kayo mabuti. Maganda yan, ah. Mm-hmm. Promo, happy hour, ako ang comedian. Eh, kaso lang mukha mo lang nakakatawa eh. Yung jokes mo, hindi eh. What if singing lessons with Marilu? Ay, nako. Wala! Kahit libre pa yan, walang papatol dyan! Ano ka ba? Ikaw? Ay! Nakakalimutan ko yung idea ko. Kalimutan mo naman pala, wala! Ikaw! Ano masasabi mo? Pwede ko bang kain na lang ko? Hihira ka naman, gutom ka na naman. Sige, kainin mo! Ikaw mo? Ha? 40.2? Naku mo, ang taas ng lagnat mo. Ha? Alam mo, kailangan mo uminom ng maraming tubig, bibigyan kita ng gamot. Gusto mo ba ng ginger tea? Hindi na mo. Yakap mo lang, kailangan ko. Okay na ako. Alam mo, ikaw, may sakit ka na lumilinya ka pa. Mo? Sino kaya naglagay ng bimpo sa likod ko kanina, no? Sana naman hindi yung Momo. Sino man yun. Alam mo, baka nakalimutan mo lang na nagpalagay ka o nilagay mo yun. Tsaka yung mga bisita ng darating, huwag kang mag-alala doon, ha? Ako na bahala. Okay? Mo, tara, tulog na tayo. Sige. Yoyo Manig. Yoyo Manig. Yoyo! Yoyo! Mo! Sino'y binabanggit mong pangalan? Hindi. Gusto mo madali na kita sa ospital? Halika na! Hindi. Naalala ko lang si Yaya Maning. Si Yaya Maning kasi yung siya nag-alaga sa akin nung bata ko. Tsaka naalala ko dahil tuwing may sakit ako, siya nag-aalaga sa akin. Kaya ko to. Halika, pahinga na tayo. Pahinga na, ha? Sige na. Ay, naku. Nasang lagnat mo ayos. Mo? Paano mo nalaman yung lalabay na yan? Anong yung, lalabay? Yung nilalabay, yung hinaham mo. Naalala ko tuloy ng bata ako. Mo, nananahimik na ako para makatulog ka na. Anong lalabay? Mo? Sandali. Ano ba? Alam mo kung sino ka man, pwede ba? Pagpahingin mo muna yung asawa ko, nakita mo naman, di ba, may sakit? Naku, huwag mo kong ginagalit, ha? Sige, kung matapang ka, ako na lang harapin mo! Ano? Nakikita mo siya? Ha? Yaya Maning? Yaya Maning? Yaya Maning? Jose, ayos ka lang ba? Aba, hindi ka natatakot nakakita ka ng Momo? Himala ito! Si Yaya Maning nakikita ko. Yung yaya ko nung bata pa ako. Sinasabi ko sa'yo si Yaya Maning. Yaya Maning. Ay, Yaya Maning. Anong ginagawa niyo rito?
Naku, kung alam mo lang kanina pa kita gustong kausapin. Kaya lang alam ko, duwag ka sa multo. Grabe ka naman. OA naman, grabe ka naman kung makaduwag. Siyempre, totoo kaya yung pasmophobia? Uy, pasmo? Pasma? Eh baka kaya ka nilalagnat kasi may pasma ka. Hindi mo. Yun tawag sa fear of blue. Ba't ka nandito, Yaya? Ma? Pero alam mo, naramdaman ko na parang kailangan mo raw ako. At tama nga, may sakit ka. Galing talaga, Yaya. Don't worry. Mayun pa ba? Paano ba naman ako hindi gagaling? Eh, nandito na ang dalawang pinaka-favorite na babae ko sa buhay ko. Siyempre, nandito ang aking mo at ang aking yayamaning. Naku, big boy na talaga itong Joselito namin. Yaya, no touch please kasi mumu pa rin kayo. Medyo malamig pa kayo. Baka matakot na naman ako. Sorry. Mo! Oh! Banggit! Tara, kain tayo! Tara na! Bakit ganun ang baho? Hindi kaya? Masarap kaya? Saka yung itlog, ba't ganito yun? Kasuka naman eh! Ikaw naman ang nakakasuka dyan. Oh, eto pa nga oh, yung itlog. Tapos gaganyanin mo sa kanin. Oh. Parang isasaba mo sa kanin. Masarap kaya! Mo! Ako pa naman ang nagprepare itong breakfast na to. Siyempre, with the help of Yaya Maning. Salito. Mukhang hindi yata nang gustuhan ni Maria yung luto natin. Saka itong baho naman ito. Ano ba itong suka lagi mo dyan? Mo, eh sabi ni Yaya Maning, mukhang na-hurt kasi siya eh. Kasi mukhang hindi mo yata nagustuhan yung hinandang breakfast para sa'yo. Ay, hindi naman. Sorry naman, Yaya Maning. Ano kasi, parang iba yung gusto ng sikmura ko ngayong araw na to. Naku, Salito. Tingin ko parang nahawa na sa'yo yung asawa mo. Bigyan mo kaya ng gamot agad-agad. Mm-mm. Ay, baka daw siguro, baka nahawa ka sa akin. Bigyan daw kita ng gamot. Oh, gamot gusto mo? Nahihilo ka ba? Anong okay ka lang? Hindi. Yaya Maning, pasensya na po kayo ha kasi... Mo, excuse me. Mo. Oh. Nasa kaliwa mo. Ah, okay. Yaya Maning... Medyo likod. Likod? Yaya Maning, pasensya ka na, ha? Ako talaga lang, nahihilo talaga ako eh. Suka talaga ako. Suka? Ako si Marilu na nagsasabi na ang bougainvillea is the place to be. May sabing full massage room at video key. By the way, singing lessons ko ay libre. Yo! Ako naman si Sol! Hi, all! Anytime pwede nyo kang text me or get call! Ingit sila sa akin! Sana daw! Sana all! Kaya sa Bonggambilya! Tara na, mga Sol! What's up, mga chong? Buboy is the name. Huwag yun akong awayin dahil yun ay lame. Kasi laki ko ang puso ko, kaya sure ako mai-love kayo. Sige! Ako naman, si Ann! Yes, ako, si Ann! Nasabi ko na ba na ako, si Ann? Cut! Ann! Ano ba na-practice na akin to eh? Anong ginawa mo? Ann! Teka, ano to nangyayari dito? Ano po, gumagawa po kami ng bagong video po para po sa promotion ng Bonggambilya. Tapos ipapa-approve po namin kay Boss Pogi, kaso po masama po ang pakiramdam niya. So baka mamaya na lang. Naku, hindi pwede. Alam mo, ang kailangan natin, isang bagay na makakataas ng tingin ng mga tao sa Bonggambilya. We need a social event. Social? Yes, social! Everybody loves social. We need social. We love social! Social daw? Social? Social! Woo! Woo! Yeah! Kapitana! Oh! Pagod na kami! Tsaka, paikot-ikot lang tayo dito. Ano ka ba? Delikado naman kasi kung lalayo pa tayo, no? At tsaka, importante na tuloy itong walking in a project.
Nakita ko na sa weather report. Uulan daw sa kabilang kanto. Okay, sige. Because I am everyone loving and merciful champakang ina, water break na kayo. Go! Kapitana. Ano? May ipit na balakuin ang bongabilya. Susyalan daw. Apis, apis, apis. Atok, atok, atok. Ganun ba? You want susyala? I'll give you susyala. So, shall we? Ay, Joselito, hanggang ngayon ba naman takot ka pa rin sa multo? Yaya naman eh. Hindi naman ganun kabilis mawala yun, siyempre. Dapat kasi sa buhay ka natatakot at di sa patay. Tingnan mo nga yung mukhang to. Nakakatakot ba to? Yaya naman eh. Alam mo mula bata ka, seryoso ka na masyado. Binibiro lang kita eh. Ito, natatandaan mo ba to? Oo. Oh. Na ginagawa ko sa tuwing natatakot ka ng bata. Ayoko yan! Ayoko! Uy! Huwag yan! Mo? Ano nangyari sa'yo? Parang binibulati ka. Eh, kinikiliti lang ako ni Yaya Maning. Hindi naman sa binabasag ko yung trip niyong dalawa ha. Pero baka makalimutan mo yung pinaka dapat natin gawin para kay Yaya Maning ang makaalis siya dito. Kung gano'n ko na-miss si Yaya Maning eh. Jose, Maria. Ni? Alam niyo bang ginagawa ng mga staff niyo? They're making this classless video for promo daw. Eh, Ni, siyempre gusto lang nila makatulong sa atin. As if naman makakatulong yun. Mo, Mami Janice, kalma lang kayong dalawa ha. Ni, alam niyo kasi, kung mas open-minded lang sana kayo, edi sana nakikita niyo yung effort ng staff natin. Ang gusto lang nila iangat ang bonggambilya. I don't need open-mindedness. I need results. Ma, kalma lang kayo. Cool. Just, okay, masyadong uptight. Parang si Yaya Maning. Cool lang. You're still comparing me to Yaya Maning? Eh, matagal na siyang wala eh. Eh, mahirap naman talaga siyang kalimutan dahil magmula bata pa ako, siya lang ang nandyan para sa akin. Mami? No. Eh, Yaya Ming, ano bang unfinished business na sinasabi mo? Ano, mayroon ka bang problema sa pamilya? O totga? May totga ba? O baka naman may pinapahanap ka na kailangan mo lang hanapin? Sabihin mo na sa amin. O ano, ba't di ka nagsasalita dyan? Ba't ang tahimik mo? Ano yung nagsasalita ka? Dadating ko lang? Nabangga pa nga ako dun. Ay, mo, sorry. Kausap ko si Yaya Ming. Mila? Kahit kailan, hindi kita tinuruan na sumagot sa mami mo. Ang laki-laki mo na, dapat alam mo na yan! Kasi naman eh... Wala ang kasi-kasi. Wala. Hindi mo ba naiisip kung bakit sinisiksik ng mami mo ang sarili niya sa business niyo? Para sa'yo, Joselito. Isipin mo lahat ng panahon na pumapasok siya sa trabaho kahit na may sakit siya. Kasi may hinahabol siyang kota para bigyan ka ng maginhawang buhay. Magmula nung nag-away sila ng daddy mo, sinalunan niya lahat ng responsibilidad. Oo, talagang palaging seryoso si Ma'am Janice. Tsaka hindi maganda yung pananalita niya minsan, pero nanggagaling yun sa pagmamahal at care niya para sa inyo. O baka naman gusto mong umalis na lang ako para hindi ako mangialam sa relationship din yung mag-ina. Hindi. Eh, yung maning, wag. Ikaw naman, oh. Alam ko naman na mali ako, eh. Pero, siyempre, alam mo, hindi ko naman alam kung anong gagawin ko, di ba? Tsaka, nabigla lang naman ako. Baka yun ang kailangan para makaalis na ako sa... Gusto mo kami makita ni Mami na magkaayos? Para makapag-move on ka na? Yes! Anong pinag-uusapan niyo? Sabihin mo naman sa akin kasi natutuwin na ako ng laway, eh. Ano daw?
Ganito kasi yun. Okay. Tinanong ko siya kung may problema ba siya sa pamilya o kaya may tuot ka o anuman. O pasensya na kayo ha, kung di ko kayo nadidiligan. Alam niyo naman, busy si mama. Tsaka yung asawa ko, dami kasing iniisip. Maria, kakausapin mo raw ako? Opo sana eh. Meron po sana akong... Kasi? Kasi po... Gusto mo ba hulaan ko na lang? Pwede rin po. Magaling ako dyan. Gusto niyo ba mag-share tayong dalawa? Maria! Baka naman po pwedeng mag-smile naman po kayo kahit konti para hindi po nakakatakot magsabi ng feelings. Mami Janice, gusto ko po sana humingi ng pasensya sa inyo sa nasabi po ni Jose. Nasabi lang naman po ng asawa ko yun kasi pressured po siya. Pero wag po kayong mag-alala. Ako na po yung nangangako na gagawin po namin yung kota namin. Alam ko naman yun. Pressured din lang ako kasi may chance na darating ang daddy ni Jose sa board meeting. Siyempre, ayoko mapahiya yung anak ko. Ang hirap din kasi nung he was growing up, hindi kami nasanay na nagsasabi ng mga feelings sa isa't isa. Nung bata pa yan, yung yayamaning niya ang nagsasabi, tiga-explain kung ano yung nararamdaman namin sa isa't isa. Puso muna ang unahin bago ang utak. Kasi pag ginamit niyo po yung utak, mabilis kayo maiinis, magagalit, in denial. Pero kapag puso po yung pinairal niyo, pagmamahal ang mauuna. You know, I'm trying my best. Bumabawi din naman ako eh, kaya lang, minsan, hindi halata. Maria, salamat sa concern mo, ha? Alam ko na ang gagawin ko kay Jose. Sige, sige, diyan ka muna. Saan ko kayo pupunta? Hindi na, ako na, ako na. Ito na, ito na. Uy, buksan yan! Tignan natin kung matapat ang panilitong tiyampaka ball for all. Tiyampaka! Narito na ang inyong ina! And welcome to pinaka-bong at pinaka-susya na event ng taon! Libre po! Mag-bihis lang kayo na maganda at laban na! Pero hindi! Sige, maligot magpabango na rin kayo. At mari! Welcome! Just follow the red carpet. Tingnan ko na lang kung maligaw pa kayo sa haba niya papunta sa bed and breakfast at Tiffany! Welcome mga kumare! Welcome mga kumare! Welcome! Ang gaganda! Talaga naman nag-effort! Very good mga kumare! Oy! Sandali! Saan kayo pupunta? Hindi ba kayo nasabihan, ha? Hindi ba kayo nasabihan na formal ang event na ito? Ball! Ball to ball! Ah! Kala namin magpapaliga ka ulit. Ash! Shushu! Alis na! Nasaan ang mga tiyampakans? Hay, halika kayo dito. Halika yung dalawa. Nasaan ang mga tiyampakans? Ha? Hindi ba nakarating sa kanila yung mga flyers natin? Hindi ba sinabi ko sa inyo, ha? Umarkila kayo ng helicopter para mapakalap ang balita. Anong nangyari? Ginawa naman po namin, kaso lang narinig ko may katapat na event sa Bonggambilya. Mas gusto po yata ng mga tao dun. Dahil? Hindi ko po alam. Iniinis talaga ako ng Bonggambilya na yan, ha? Gugulatin ko sila. At matapos nito, all they can say is, Oy, si Kapitana, lumaban, matapang. Ano? Oh, Iha. Can I help you? Ay, sige po, pero huwag niyo po ihuhulog, ha? Ikaw naman. Hindi ko ihulog yan. Si Mama Aw lang gusto ko mahulog sa akin. Naku, yun nga ba sinasabi ko sa'yo, Lolo King? You know, I miss her na. Okay, mag-alala. Sinundo lang yung pamangkin ko sa pinsan kasi mag-stay in po dito yun. Next week, na dito na po sila. Ay, that's good news. Akala ko iniiwasan ako. Eh, kahit naman iwasan kayo, eh, palagi naman kayong sumusul. Ano yun? Ano po, ang sabi ko po ay gawin na po natin ito para mailabas na natin, bilisan na natin. Ah, okay. Oh, by the way, I heard kinausap mo na si Janice. And apparently, she listens only to you, ha? Oo nga po eh, hindi ko nga po inaakala na kagana yung sinabi ko. Actually, yeah. Thank you
thank you for taking care of this family. Ako pa ba, basta Villa dapat sama-sama. Basta mong ako, sama-sama. Ako talaga lolo kayo. Halika na, ikaw na gumawa nito. Oh, wag niyo po tatapon, ha? Ayusin ko lang itong mga to. I can do this. Halika na. Sige na. Lee. May sorry na nasagot ko kayo. Alam ko naman ho talaga kung bakit parating mainit ang ulo nyo eh. At saka alam ko ho kung ba't parating kayo wala noon nung bata ako. Alam nyo, na-appreciate ko po yun. Hindi ko lang po nasasabi, pero maraming salamat po. Maraming salamat sa lahat. Alam mo, anak, I realized na kahit marami na akong business experience, alam mo, may natututunan pa rin ako sa inyo ni Maria. Tsaka, I've always been a firm believer na dapat ruthless ka pagdating sa negosyo. But you and Maria showed me na minsan, okay din naman palang gamitin ang puso. At saka, sorry na rin sa pangingialam, ha? Mi, okay lang yun. Alam niyo kung bakit? Okay lang sa akin na nakikialam kayo dito sa Bonggang Villa. Kasi, hindi ko lang nasasabi. Alam mo, natutuwa ako kasi parang ito na yung nagiging bonding natin. Ay, nako, teka. May surprise ako para sa'yo. Ipinahanda kong lahat ng paborito mong pagkain nung bata ka pa. Wow! Talaga? Yeah! Thank you, Lee. Thank you. Anytime. Oh, love you, anak. Iiyak na yan! Iiyak na yan! Iiyak na yan! Labas. Labas na kami. Labas na kami. Lalabas na kami. Lalabas na. Iiyak na yan. Iiyak na yan. Excited na! Buhalin nga, paano tayo? Wow, ang daming tao. Idea ni Mami Janice, ang buffet sa Bola-Bola-Bola sa Bonggang Villa. At kung mapapansin mo, lahat ng handa natin dito, bilog. O ayan, may itlog, may kwek-kwek, may mochi, may hotdog, may mga cookies. So lahat ng makikita mo, bilog. Kala ko ba gusto niya social? mukhang nahawa yata sa atin eh, gumagamit na ng puso. Ito. Itigil ang event na ito! Tigil ka! Stop! Kapitana, ano namang problema mo? Well, maraming nakakarating sa aking reklamo na ang ingay niyo daw. Kap, sino naman po magre-reklamo sa inyo? Lahat ng taga-Tsampaka nandito. Ayan, tignan niyo. Oo nga, nandito tsaka lahat. Mukhang happy-happy sila dito nagse-celebrate. Basta, maingay pa rin kayo. Paano kayo magiging maingay, Kapitana? Wala naman kaming sounds dito. Aray! Yan. Di ba maingay? Public disturbance yan! Kapitana, tanggapin mo na lang na dito sa diskarte namin, kami panalo. Minsan may nananalo, minsan may natatalo. Minsan kayo, ngayon kami naman. Pwede, wow. Basta, tapusin nyo to. Nang maaga, okay? Magpa-curfew ako. Baunin mo. Sana. No thanks. Marami sa amin yan. May tanima ko niyan. Mara, kain kayo. Tara. Ay, kain kayo. Kaya, kuha. Sungit naman ito ni Kapitana. Celito, ang saya-saya ko na maayos na kayo ng mami mo. Ang tagal-tagal kong hinintay niyan. Okay. Kaya huwag mo na kaming problemahin, ha? Magpahinga ka na. Pakisabi din kay Maria, salamat. Kasi nandun ako nung kausap niya yung mami mo at nagdidilig siya. Nadiligan nga rin ako eh. Oh? Salamat daw, sabi ni Yaya Maning. Tsaka, nadiligan mo daw siya kanina. Ay, naku, Yaya Maning. Pasensya na po kayo ha. Mo. Hindi ko po kasi alam na nandun pala kayo. Mo.
Nandun siya, sa kaliwa. Ay, Yaya Maning, sensya ka na. Mu, pakibigay naman to kay Yaya Maning bago siya umalis. Yaya Maning. Thank you. Usa, mauna na ako ha. Baka bait ka. Oo naman, ako pa ba? Hindi ako magiging ganito kundi dahil sa best yaya ko. Ano nangyari? Bakit hindi mo bukas? Sandali. Yaya Maning, sigurado ka ba na wala kang gustong ibilin o hanapin o may totga, baka may unfinished business? Ay naku, wala. Patay na yung first love ko. Excited na nga ako makasama siya dun eh. Mo, wala daw eh. Ha? Huh? Oh, Mo, okay ka lang? Mo, ba? Mo, napapadala siyang yung pag parang nasusuka ka. Okay ka lang? Joselito! Oh. Naaalala mo ba nung nagpaalam ako bilang yaya mo nung bata ka pa? Pinangako ko sa'yo na babalik ako pag kailangan mo ng yaya para sa magiging anak mo. Positive! Oh! Talaga? Anong talaga? Positive! Mo, bukas na bukas mismo, punta tayo ng clinic. Papacheck tayo! Okay. Ha? Ay! Sabi ko na nga. Joselito, hindi ko man matutupad yung pangako ko sa'yo na magiging yaya para sa anak mo. Pero hindi ako nagdududa na kayo magiging the best parents. Basta't magmamahalan lang kayo. Maraming salamat, Yaya Maning. Mag-iingat ka. I cannot wait to be a glamma. Glamma? Ano po yun? Glamorous grandma! Ah! Glamma pala yun. Ayan na. Ay. Jose? Jose, kamusta na kayo? Ano sabi ng doktor? Sanila lang. Inumla ako ng tubig. Salamat po. Mga boss, okay lang po ba kayo? Oo, okay lang ako. Marami lang kaming dapat pag-isipan ni Jose. Look, don't worry about it. Successful naman ang event yesterday, hindi ba? And don't pressure yourself too much from the negosyo. On the other side, bata pa kayo and you'll have more chances later on, so... No, hindi. Ito na yun, Loy. Teka, anong ito na yun? Susuko na kayo? Marami pa namang ibang paraan eh. Hindi. Ma, ito na talaga yun eh. 1.5 months eh. Wait. Ang negosyo, the business, you're susuko na kayo after 1.5 months? It's a prank! 1.5 months pregnant na si Maria. Glamma ka na. Oo nga. Di ba? Natupad? Oh. O-M-G! Si Gio yan. Pamangkin ko sa pinsan. Apo ng kapatid ni Mama Aw. Opo, naghahanap na po kayo ng staff?
Ang mga pogi, hindi dapat pinapagod. Aray! Palaban ka. Gusto ko nga sa mga babae. Presko ka, ha? Yun ang ayoko sa mga lalaki. Yung assignment ko sa'yo, kumusta? Umpisaan ko na. Kumusta? Yung prize ko, ha? O, mga kinetics, oh, tingnan nyo itong buong buong gambilya. Oh, talagang parang plastic yung datingan dito, eh. Confirmed! Kaya nagka-cancel yung mga bookings ng guests natin dahil nabilog na ang ulo nila ni Papa Ken.